Hello sa inyong lahat! May crispy pata kaming natira, kaya naisip ko na magluto ng ginisang munggo para naman makain pa uli namin yung natirang crispy pata. So dito, ang una kong ginawa, pinainit ko yung aking kaserola, nilagyan ko ng mantika, and then nag-chop tayo ng kamatis. Ida-dice lang po natin siya ng pino. Yan, kung mainit na po siya, igigisa na natin ang kamatis. Pasensya na, hindi ko na masyadong pinresent yung mga ingredients ng isa-isa na cut na kasi nga napag-isipan ko lang na i-video to ng biglaan. Ito kasi yung nangyayari sa akin pag minsan na wala sa plano pero meron namang ingredients. Kaya ginagawa ko on the spot habang nagluluto, dun pa lang ako nagigiwa ng mga ingredients. Ida-dice nyo rin po ng pino ang inyong mga sibuyas. Yung bawang naman, i-crush po natin yun. Sabi kong madali ang luto na masarap naman ang kalalabasan. So sa mga mamis dyan, o sa mga nagluluto, kung medyo nag-iisip kayo ng madali ang ulam, ito po isang madali. O sandali lang, maghuhugas lang ako ng aking sangkalan. Ngayon, ang ginagamit ko po ay patis. Kasi yan lang po yung isa sa alam ko na pwede magbigay sarap sa ating ginisang munggo. Pagka may mga natira tayong karne na ayaw na rin ulitin ng mga chiketing natin, so pwede nating i-recycle yan. Yung crispy pata, hindi ko na siya ginisa sa una. Kasi ito yung galing sa ref namin na chinachop ko na lang siya ngayon para maihalo doon sa munggo. Since malambot naman yung pata natin, hindi na natin kailangan lutuin ito ng sobrang tagal. Isang tip nga pala, huwag ho kayong maglalagay ng paminta sa munggo kasi nag-iiba po talaga yung lasa. Yun po kasi tinuro ng nanay ko. Naku, galit na galit ang nanay ko kapag nakakatikim na ginisang munggo na may paminta. Kaya mula noon, tinandaan ko na hindi ako dapat maglagay ng paminta sa ginisang munggo. Ngayon po, lalagyan natin ng 1 litrong tubig kasi mahilig din sa sabaw ka pamilya ko. So kailangan ko siyang dagdagan. Then, tapan lang po natin yung ating kaserola, tapos pakukuluin lang po natin ito. Kapag kumukulo na po siya, hahaluin natin yung ating niluluto. At huwag niyo pong kakalimutan na titikman ang mga niluluto dahil para malaman niyo kung saan kayo mag-a-adjust, kung sa asin o kung anong pwedeng ilagay. Gumagamit din po ako ng Knorr cubes. It's a Knorr pork cubes yung ginamit ko. Nagdadagdag kasi siya ng lasa dun sa ating pagkain. Haluin lang natin at iintayin uli natin itong kumulo. Secret sa pagluluto, kailangan yung tikman ang lahat ng niluluto nyo. Naglalagay din ako ng konting asin sa pagkain kasi
ito yung naglalabas ng natural flavor ng niluluto nyo. Pero huwag nyo pong dadamihan kasi masama naman din pag sobrang alat ang mga kinakain natin. Ngayon, ilalagay ko na yung munggo. Siya nga pala, kanina binabad ko to bago ako magsimulang mag-isa. Almost done na, ilalagay ko po yung dahon ng sili na nakuha ko sa aming hardin. And take note, may mga green na bunga po akong nilalagay para mas masarap po yung ating ginisang munggo. Pakuliin lang uli natin ng ilang minuto at ready na ang ating ginisang munggo. Ito na ang ating ginisang munggo. Salamat! Sana po huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at suportahan niyo po. Maraming salamat!